Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isang OFW, parang 3-in-1 copy. Tatlo ang trabaho. Helper sa umaga, therapist sa gabi, caregiver sa weekend. 3-in-1. Reklamo ni Marilyn de la Cruz, pineke raw ng kanyang agency ang kanyang kontrata. Wow. Imbis na sa Daman pumunta, bumagsak siya sa Jeddah. Domestic helper ang pinirmahan niyang kontrata sa employer. Pero nang dumating siya doon, ginawa siyang massage therapist sa salon ng amo. Bukod pa doon, maglinis muna siya ng bahay bago pumunta doon sa massage parlor. Aha. Ang problema ngayon, sarado na ang ahensya na nagpaalis sa kanya. Nasa linya ng telepono si Marilyn de la Cruz. Magandang hapon sa iyo, Marilyn. Magandang hapon din po, sir. Tama po ba? Taga-linis ka muna ng bahay, tapos taga-masahe sa parlor, pagkadating sa weekend, caregiver ka pa ng mga anak ng mga putok sa buhong mga Arabo. Tama? Opo, sir. Okay. Ngayon, yung agency mo, wala ka na malapitan dahil sarado na. Ganun to ba, sir? Hindi, sabi nito hindi makontak yung agency mo. Hindi na nga po, sir. Nung tumawag po sila sa akin, na-actionan na po nila, hindi na po, hanggang ngayon po, hindi na po sila tumatawag sa akin. Kailan mo huling sila nakausap? Nung last 2 weeks po. Last 2 weeks. Pero ngayon, wala na. Hindi mo na... Wala na po. Nakakausap. Alright. Okay. Anong gusto mo mangyari? Gusto mo umuwi? Gusto ko na po, sir, umuwi, sir. Kasi kung dito lang po ako katulad, wala rin po akong sweldo. Bali lahat na po, 4 na buwan na walang sweldo. Tapos si pangirapan pa nila ako, 2 pamilya. Tapos mag-service naman po ako. Wala rin po pagkain. Diyos ko po. Tapos meron ka bang babysitter ka ba pag Sabado Linggo siguro? Habang Sus Maria Joseph. Oh, anyway, Marilyn, sandali lang ha, dahil kasama natin ngayon dito sa studio si Miss Josephine Tobia ng Overseas Workers Welfare Administration. Ano? Tatanungin natin kung anong pwedeng maitulong sa iyo ng OWA. Ma'am Josephine, good afternoon. Good afternoon po. Narinig niyo naman siguro yung reklamo, yung hinaing ni Marilyn. Yes. Ano kayang pwedeng maitulong dito? Kung sarado man yung kanyang agency, matitrace pa rin natin kung anong nangyari. Siguro sa dami ng mga violation nila, kaya nawala sila sa list ng POEA. Alright. However, we will still check, no? At saka malaman lang natin kung saan makokontak si Marilyn para maalis siya doon sa kanyang employment ngayon. Dahil malinaw na contract violation yun. Ang daming contract violation na ginawa sa kanya. Dahil una lang kaagad yung deployment, ano, exactly. Ma'am Josie? Exactly. So, from Damam, Jeddah bumagsak. Yes. Pagkatapos, domestic helper, naging massage therapist, naging caregiver pa. Exactly. So, Marilyn. Yes, sir. Narinig mo si Ma'am Josie kaagad-agad at kukunin na... Ibibigay namin yung contact number mo dyan para makipag-ugnayan yung welfare officer nila dyan sa Jeddah at makontak ka. Hindi siguro bukas dahil bukas Friday dyan ay parang Linggo sa atin yon. So mga Sabado, kukontakin ka siguro ng OWA officers natin. Opo, sir. Alright? Opo, sir. Okay, sige, mag-ingat ka dyan. Maraming salamat sa iyo, Marilyn. Ma'am, yun lang. Natutuwa naman siya. So, bibigay na lang ho namin yung number niya. Ano po? Yes. Para matawagan niyo yung welfare officer at masilip siya, mabisitahan doon. Yun.